Suspensyon ng lisensya at 50,000 pisong multa. Yan daw ang magiging parusa sa mga hindi consolidated na jeepney na papasada pa rin. Pero ang ilang operator na nauna nang nagpa-consolidate, umaalma dahil hindi raw sila nababayaran. Magbabalita si Gerard De La Peña. Ganito karami ang mga jeepney operator, kooperatiba at korporasyon na nagtungo sa LTFRB NCR Regional Office sa deadline kahapon ng consolidation. Bumagal tuloy ang proseso ng LTFRB kahit apat lang ang requirements. Petition for consolidation, kopya ng ORCR, pruweba ng kooperatiba o korporasyon at prangkisa. Yung attitude ng mga kababayan natin ng wait and see. Naghangad po sila na baka pwedeng extend pa ng Pangulo or pwedeng mag-issue ang Supreme Court ng temporary restraining order. As of this time, wala hong binabanggit ang Pangulo, wala pong ini-issue ang Supreme Court. Pero hindi pa naman agad maguhulihan sa mga hindi nakapag-consolidate. Hahainan daw ang mga ito ng show cause order at bibigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag bago desisyonan kung masususpindi ang lisensya ng driver at pagmumultahin ng 50,000 piso. Kahit ang MMDA, hindi raw muna manguhuli dahil wala pang guidelines ang LTFRB. Pero si Grace, na higit 3 dekada ng jeepney operator sa iba't ibang ruta, ayaw na raw sa consolidation. 3 raw sa jeep niya ang consolidated na, pero gusto niya itong bawiin dahil hindi naman nakapagbibigay ng kita yung mga sinalihan niya. Bumubiyahe na rin yung kapalit ng unit ko na modernized na siya, pero wala pa rin kaming natatanggap kahit 5. Real talk lang tayo, ha? Tanging sagot dyan ng LTFRB, isolated case ito. Tiyempo naman sa deadline. Inutusan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Energy na bilisan ang pag-develop at pagpapalaganap ng electric vehicle sa bansa. Not only the fleet, not only the financing, but it's also the infrastructure kung saan ilalagay yung mga electric vehicle charging stations. Sa tala ng gobyerno nitong nakaraang taon, 7,000 lang sa higit 14 milyong registered vehicle sa Pilipinas ang e-vehicle. Ibig sabihin, nasa 0.001% lang ito. Bukod dyan, nasa 73 pa lang ang charging stations sa buong Pilipinas. Di hama kasi na mas mahal ang e-vehicle kumpara sa ordinaryong sasakyan. Pero giit ng DOE, mas mababa ng 65% ang operating cost nito kumpara sa traditional vehicle. Kaya pwede raw umabot sa 2.4 million pesos ang matitipid ng bawat sasakyan sa loob ng 15 taon. Mas mababa yung maintenance at mas mababa rin yung cost ng pag-operate. Ang tanong, paano mag-charge kung ngayon pa nga lang ay manipis na ang supply ng kuryente? It's around 2,000 megawatts coming in for Luzon this year. It's just that it's a bit delayed. So, wala nga siyang 1% na by 2040, especially if we have a lot of the hybrid electric vehicles. So, we have this computed because this comprehensive roadmap on the electric vehicle industry is aligned with the Philippine Energy Plan that looks into the demand and supply. Target ng pamahalaan na 50% ng mga sasakyan ay maging e-vehicle na pagdating ng taong 2040. Para sa 1PH, Gerard De La Peña, News 5.